Hello guys! Welcome back dito sa aking channel. Ako guys ay malapit na bumalik sa Divisoria and napag-isip-isip ko kung ano na naman kaya ang mga bibinhin kong mga laruan na makikita ko doon na papatok dito sa mga bata. So naisip ko na tumingin sa mga past videos ko na in-upload yung mga hinol ko and natandaan ko kung alin doon ang mga nag-swap talaga, ang mga mabilis talaga mabenta. So nag-pick ako ng ilan doon na pag nakita ko ulit sila doon sa Divisoria basement sa pinagbibilhan ko ay yun ulit ang bibilhin ko. Aside from the others, kung ano yung makita ko doon, bibilhin ko ulit sila. Dahil nga, ayun, kakapanood ko kahapon ng mga videos ko dati na in-upload. Sabi ko, ang tagal ko na hindi nagbebenta ng mga to. Yung iba dito is, nabenta ko sila last month. And nabilis din nalang naubos. So, ibabalik ko sila guys. Pero, syempre, hahalo ako sila ng ibang mga bago talaga. Ayun kasi, sigurado ako na nagustuhan sila ng mga bata. Kaya naisip ko na, ibalik ko ulit. So, nakapili ako doon, guys, ng 17 pieces na klase ng laruan na possible ko siyang ibenta ulit. Kapag yung mga stall na mapuntahan ko is makita ko ulit yung mga items na yun. Pero, depende pa yun. So, 17 pieces yung nakita ko doon. So, hindi naman ako sure kung mabibili ko sila lahat dahil hindi ko naman yan siguro makikita sila sa isang stall na andun sila lahat. So, ito guys, yung mga napili ko doon, mga naalala kong yung tipong mga 3 days pa lang, dinagsana agad sila at sila yung pinakamabilis maubos sa bawat batch na i-display ko dito sa tindahan. So, una guys is yung popper. Alala nyo guys, yung popper, yung nag-haul ako, na pinakita ko dun sa inyo yung popper. Ang bilis nun guys, naubos. And marami pang naghanap ng mga bata. Madami yun siya guys sa isang pad. Napakadami ng laman. Meron na siyang kunting isa-isa. Meron siya 60 pieces. Pero sa bawat isang plastic kasi may dala-dalawa siya. Pero kung bibilangan siya isa-isa talaga, 60 pieces yung laman niya. And mabilis siya naubos sa akin. Kahit hindi naman madagsa yung mga bata dito. Dahil yung location ko is hindi naman siya malapit sa school. Pero ayun, yun yung mga pumatok. So, isa yun sa mga isasali ko sa mga bibilhin ko. Siguro next week ako pupunta ng DB ulit. Next or next week. So, ayun. So, malapit na din. Gusto ko kasi paubos muna itong mga iba pa natira. And then next guys na possible ko na bibilhin ko ulit is yung Shopaw Squishy. And guys, mabenta din yun and marami pang naghahanap nun. Gusto ko yung product na yun. So, ayun, sobrang cute ng product na yun. And nabenta ko siya ng 12 pesos isa. Kahit 12 pesos ko siya binibenta, mabili pa din talaga siya. Hindi kagaya na ibang product na tiglilima kaya mabilis na ubo. So, yung tig-12 pero mabilis din siya agad na ubo. Tapos guys, next is yung slime. Given na yun guys, lagi na talaga akong bumibili ng slime, hindi pwedeng mawala yun. Siguro may kuha ko ng tagdalima at yun tagsasampo. Siguro dalawang box lang. Sa totoo lang, gusto kong bumili ng maraming slime, ng ilang box. Kaya lang, mabigat yung slime and mahihirapan ako. So, hanggang dalawang box lang or tatlo ako pwede. Siguro mga dalawang box lang para yung iba is makuha ko sa ibang klase ng laruan. Tapos guys, isa sa mga nakita ko doon naman sa video ko is yung binibenta kong scratch card. Mabenta din sa akin yung scratch card. Pero itong picture na nakikita nyo is hindi ito yung talagang saktong scratch card na bibilhin ko kasi parang hindi na siya ganun kauso. Siguro kukuha ko ng iba naman na siguro either Sanrio na scratch card kung makita ako or ibang character. So yun. And next guys, ring. Ito yung klase ng ring na gusto kong bilhin ulit. Bininta ko yun siya guys ng tigko 5 pesos lang and abilis-bilis siya naubos. So, mas mabenta pala kapag na kahit mabilis siya mag-pay, basta mabibili nila ng mura, bibilis sila. Mas mabilis. Di kagaya ng iba kong ring dito na tagalan kasi binibenta ko siya 10 piso and 12 pesos. Kasi hindi naman din kasi mabilis mag-pay. Siguro akala nila yung quality is kagaya ng tigko 5 pesos. Kaya nanghihinayang siguro sila. Mas mabenta yung tigko 5 pesos ko. So, kaya ayun, baka bumili ulit ako ng ring. Pero yung tigko 5, yung palimalimahan na lang ang bintahan. And isa pa guys sa mga items na bibilihin ko ulit kapag nakita ko siya is itong dream balloons. Ayan, yan yung mga character balloons guys na malalaki. Meron diba niyan, surprise balloons na maliliit lang. Pero ayan, yan yung version na big size version siya. Isang beses lang ako nakabili niyan. Sobrang mabenta siya, kaya lang
hindi na ako bumili ulit dahil hindi ko na nakita at naubos na yung stock sa pinagbilang ko yan. And then sa ibang stall, wala akong makita. Kaya naghahanap ako. So sana sa pagbalik ko doon, mahanap ko siya. Dahil mabenta din siya. And isa pa guys, itong DIY doll or paper doll DIY. Yan yung isa sa mga unang naubos agad nung nag-display ako sa batch na yan. And nung bumalik ako ng DV, hinanap ko ulit yun. And hindi ko na makita, wala na makitang ganun. So, sana pagbalik ko, ayun, makakita na ako ng ganun ulit. Kasi, mabenta siya sa mga batang babae. Sobrang bilis niyang naubos. And marami pang naghahanap. Kada mag may nauubos, marami pang naghahanap, hindi nga ako bumibili ng maramihan. Kasi gusto ko muna sila i-try kung patok sila. Kung ano naman kasi yung pumapatok, yun naman ang hindi ako nakakuha ng maramihan. Ayun, try ko na lang sa sunod kong pagbalik. And the other items guys naman is yung lime soda. Hindi ko maalala kung yun yung exacto pangalan niya. Basta lime soda siya. Ito siya guys. Ayan. Mga batang babae, mabili din yan. Mabango yun siya guys. Para siyang square-square na, para siyang ice cube na iba-iba yung kulay. Tapos pag inuwi mo siya, mabango. So, yun, dami pa naghahanap ng mga bata noon, kaya nang naubos na siya. So, try kong makabili ulit noon pag nakabalik ako ng DB. And then, isa pa sa mga napili kong product na bibiliin ko ulit is itong giant boomerang. Ito guys, hindi ko na talaga siya makita sa mga stall. Ang dami kong pintahan stall, nagtatanong ako, wala akong makita. Doon ko yan binili sa second floor na binibilhan ko sa DV Mall, kaya lang parang huling stock na nila yon. So ngayon, sa Divisoria basement, naghahanap ako. So sana makahanap ako kasi kapagagad ng product, ang lalaki nito guys, mabigat siya talagang. Bilihin talaga itong mga bata kahit na mapapabili sila sa magulang nila. Binibenta ko yung kis ng 50 pesos isa kasi malalaki siya. And nabenta siya sa akin nung nagpasko kasi yung iba ginagawa nilang pang gift. So ayun, sana makahanap ako. Kahit hindi ganun kalaki. Kahit ganito siya guys kalaki. Ayan, isa pa yan sa mga bibiling ko ulit. Kung hindi ko mahanap yung ganun kalaki, kahit ganyan na lang yung size niya. Yung regular size, mabibigat din yan siya guys. Kahit ganyan lang siya kaliliit. Ay, hindi naman siya kaliitan. Pero hindi naman siya ganun kalaki. Nang kagaya ng pinakita kong unang picture. Bumirang din yan siya and marami din akong naging customers niyan sa bumirang na item na yan. Para siyang transparent na iba-ibang kulay. Tapos ayun, ang ganda talaga ng niya, ang gandang laruan niya. Kasi isa pa guys is yung Toy Gun Orbis Bullet. Yung maliliit siya na baril na yung bala niya is Orbis or yung sinatawag nilang cases, yung palalakihin. Lagay mabenta din yan sa akin. Matagal na din ako hindi nagtitinda niyan dahil matagal na akong hindi nakakabili. So sana mahanap ko siya at para maibenta ko ulit. Tapos is itong spinner. Nakapagbenta ko ng spinner dito. Almost kada punta ko. Pero itong klaseng spinner na to guys, isang beses ko lang siya nabenta. Hindi ko na din makita. Nahirapan din akong hanapin siya. Kasi kapag pupunta ko ng stall, minsan isa, dalawang stall lang yung pinupuntahan ko. So sa napupuntahan ko, hindi ko siya makita. Pag nakita ko siya, bibinin ko na ulit siya. Ano kasi siya guys, mabigat siya. Tsaka nakabox siya. May maganda yung packaging niya. Tapos ayun, pag hinawakan mo siya, para siyang bakal, mabigat. And then guys, next is ito. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Nakalimutan ko yung bilog siya. Tapos parang gaganunin siya ng knife. Maalala ko lang man yung squid toy. So yan, isa din yan sa mga sobrang mabilis sa akin. And try ko din bilhin ulit yan sa pagpunta ko doon. And then itong balloon pump na may kasama ng balloons. Ayan, mahilig din ang mga bata. Yung mga bata guys na sukay ko dito. Yun sila yung mga laging bumibili dito kahit may pasok o wala. Yun, mabili din yun sa akin, kaya bibiliin ko din ulit yun. Hindi lahat ng nabanggit ko dito guys is sure na mabibili ko talaga lahat. Kasi hindi lahat nakikita ko doon or meron pang stocks. Mga possible lang to na pwede ko ngang bilhin ulit kapag nakita ko sila ulit. And next na klase ng toy guys na pwede kong bilhin ulit is bubbles. Pero yung bubbles guys, hindi na yung nabili ko sa 10-10 siguro. Siguro yung maliliit na lang, yung pwede ko benta ng 6 pesos. Ayun, yung, ito yun yan, naka-box siya. Tapos, ayan, pwede ko i-benta ng 6 pesos, iayos ko na lang siya ng pag-arrange. Ayan, isa yan sa mga napipito kong bilhin sa susunod. Tapos, itong guys, parang snake na puzzle. Ano ba yun, yung parang, narorotate-rotate mo siya, naiiba-iba mo siya yung design. Parang, yun yung tawag ko yung parang snake na puzzle. Isa din yan sa mga mabilis sa akin na benta, guys, nung nag-display ako niyan.
pinakaunang naubos agad. So, isa yan. Kaya, ayun, tatry ko din yan, ibilhin ulit. Tapos, guys, itong last na to, guys, is sobrang naging mabenta to na hindi ko inaasahan no na dadagsain siya. Ito yung napakatagal lang hindi ko binenta. Pero sana makakita ko ng ganito ulit. Itong sword, guys. Yan, ganyang klaseng sword. Naghahanap-hanap ako niyan kada pupunta ako ng Divisoria. Kaya lang, may nakikita ko pero hindi na ganyan yung itsura. So, sana sa sunod makakita ko ng ganyang ano, or yung picture papakita ko doon kung meron sila. Kasi gusto ko talagang bumili ulit ng ganyang klaseng sword. Dahil gustong-gusto sila ng mga bata, mapababae or mapalalaki. So, ayun, tatry ko siya na mahanap doon. Na makabili ulit ako. Ayun lang, guys, ng mga klase ng mga toys na napupusuan kong bilhin ulit. Na pumatok talaga siya at sobrang naging mabenta siya dito sa tindahan ko. Sa lahat ng mga na-display ko na simula na nag-start ako. So, sa lahat ng mga in-upload kong video na haul, ayun yung mga nakita kong mga toys na naalala kong naging mabenta siya sa akin. So, yun, tatry ko siyang bilhin ulit. Sana, ganun pa din siya kabenta ngayon. Kapag i-display ko sila ngayon, dyan sa aking tindahan. Yan, guys. Nag-share lang ako ng aking posibleng bilhin sa susunod na pagpunta ko ng Divisoria. Thank you for watching. And abangan nyo na lang, guys, ang next ko na pagpunta ng DB. And mag-update ako sa inyo ng mga prices ulit doon. Para malaman nyo kung magkano na mga bentahan ngayon doon sa DB ng mga pambentang laruan. Thank you for watching and see you on my next video.